President. Mapanatiling. Si Boy. Magkano na kumain ng medyo aso. Hello guys, magandang gabi. Bale, ito yung hapunan ni Boy. Kanina umaga yung kinain niya. Tapos ngayon, kakain na siya ulit. Hindi ko siya binibigyan ng kung ano-ano. Kumakain lang siya sa oras ng kainan niya. Para makontrol yung takaw niya. Yun ang pinaka isang sikreto para mapanatiling magana kumain ng isang aso, puppy, yung mga ganyan. Yan ang mga isa sa mga sikreto o hindi nasasabi ng mga iba kung paano nila na napapanatili na maging matakaw ang isang alaga nilang puppy man o adult na. So, ang dapat gawin para mapanatili, dapat pagbibigyan yung tama lang na kapag naubos niya, naghahanap pa siya. Kasi, i-control mo yung hunger niya. Yung kapag naubos niya, tamang gutom pa siya, pero yung nabigay mo na yun, enough naman yun na hindi siya papayat. Kaya kailangan din na itimbang every one week, once a week, para makita mo rin, baka mamay, sobrang kulang naman yung binibigay mo sa alaga mo, adult man o puppy. Yan. Bali, ito yung kwan, pagkain niya. Dati, nung bata-bata pa siya, 4 months na siya ngayon, medyo malalaki na yung hiwa. So, mga 5 months, 6 months, baka yung ulo, hati na lang sa 4. Katulad nung isa na to, pagkain na to ng adult, ganyan nakakalaki. Pero dahil sa nasa 4 months pa lang siya, ganito pa lang. Okay? Bibigay ko na sa kanya. Yan. Saka huwag din kalimutan yung vitamins. Iwasan lang yung mga fat soluble na vitamins na medyo matataas. Kasi kung mga ginagamit nyo pang tao, medyo matataas yung vitamin D3, vitamin A. Kasi mga yan na-store sa liver, pag nasusobran, medyo magkaka-problem sa liver yung aso. Kahit naman sa tao, ganun din talaga. Kaya kung magpapakain kayo ng raw na liver, kailangan nyo din na once a week lang, huwag masyadong parate. Kasi yan, madaling nakakaano talaga yan sa liver. Kaya yung mga vitamin B complex, yun ang kailangan nyong ibigay dahil yung mga yan, mabilis maglaho. Kahit sa mga dog food, kahit sabihin pa doon na sir, na talagang sinasabi na may B-complex siya. Maraming ways para mawala yon. Katulad ng matagal na na-stock, mainit sa lugar, hindi na gagawa yung proper way to storage o transportation. Yan, naubos na niya, ganyan siya. Oh. Naghahanap pa siya. Oh, parang ganyan. Bali, 4 months na siya. Di ko lang sure. Parang maliit siya na puppy, na Shih Tzu. Ang magandang character niya is depende, maganda para sa akin dahil hindi siya matahol, hindi siya nagtatahol. Iniwan ko lang kung naging adult na kung tatahol pa siya, tatahol o magiging matahol siya. Mga kapatid niya matahol kasi siya, hindi kahit gutom na. Kahit na binibigyan ko yung katabi niya, titignan lang niya. Siya, ganyan lang. Kaya hindi porket Shih Tzu, hindi lang naman yung itsura ang tinitignan natin. Depende pa rin yan sa gusto mo. Kunyari, kung nasa apartment ka, kailangan mo yung Shih Tzu din na hindi matahol. Meron din kasing Shih Tzu na hindi matahol. Kaya kung bibili ka, tatanong mo rin yung may-ari kung ano yung character ng mga Shih Tzu nila. Kung matahol ba, mga ganun. O kung medyo... Basta kung ano yung gusto mong character, tanong mo lang. Kasi hindi naman lahat ng Shih Tzu pare-paras. Saka hindi lang sa itsura naman tayo nagbabasik sa Shih Tzu. May mga character din yan. Hindi porket Shih Tzu na hindi na sila marunong sumunod o marunong kung ano-ano man. Okay guys, next time again. Morning guys, si Boy. Binalik ko si dishes sa likod para naligo kasi. Yan. Magang umaga, talaga hindi siya tumatahol. Ito yung pagkain niya. Oops. Yeah. Laging tandaan pag magpapakain,
ng raw, may raw bone din para yung dumi maganda. Kapag wala kasing bone, nagiging malagkit yung dumi, kumakapit sa balat, or sometimes basang-basa. Yan. So, kapag kalimutan magbigay ng vitamins, B-complex, iwasan lang yung mataas ng D3. Yan, saka vitamin A. Kasi mga fat soluble yan eh. Saka lagi tandaan, pag nagbigay yung tama lang, yung naubos niya, pero naghahanap pa. Pero huwag din kalimutan na ikilo every week. O kung anumang oras meron kayo, mas maganda. Para makita kung baka sobrang kulang naman yung binibigay. Kasi kung pumapayat, kung bumababa timbang, ibig sabihin, kulang yung nabibigay ng pagkain. Kung nagiging ng parang gutom parati, parang tama lang. Okay, ubos na yan. Ubos, malinis, hindi na kalinisan. Okay, next time. Bye-bye. So guys, ito naman si Boy. Kutain naman siya ngayon ng panggabi niya. Panggabi niya ang kakainin niya ngayon. Palaging tandaan, pag nagpapakain ng raw diet, may bone para yung dumi nila maganda, hindi sa basa. Chicken head, tanggal ang tuka, tinadtad, pero malalaki na. Dati medyo natadtad talaga, ngayon hindi na kasi 4 months na rin siya. Okay, bibigay ko na. Bigyan pa natin ng vitamins din kasi ang raw diet hindi naman yan complete. Iwasan lang masyado mataas ang D3. Huwag masyadong sa liver once a week. Pwede na kasi mataas din ang vitamin A. Mga fat soluble kasi mga yan na store sa liver. Kapag nasasobrahan, tatamaan yung liver nila. Tapos na yan, ganyan dapat para ito. Goodbye. Okay na? Sige guys.